Hello mga beshwa pat, good morning mga kabayan. Ngayon po ay Martes na. So, wala akong trabaho ngayong umaga kasi ako ay may appointment, papunta ako sa NGO kung saan dadalhin ko yung bill ng ano sinend sa akin ng doktor o ng hospital nung nagpa-check up ako kasi bibigay ko sa kanila para sila yung magbabayad para libre. At saka wala akong pambayad, medyo mahal talaga. 98 euro which is 4,400. O, di ba sayang pa yun eh. Kung may libre naman, why not? So, nakabonit ako kahit mga araw sa labas kasi bagong ligo. Hindi ko kayang lumabas tapos sobrang ano, mahangin. Mahangin kasi dito mostly, most of the time. So, samahan niyo ako at tayo ay pupunta sa dun sa NGO. Kung saan ko kinuha yung referral letter para makapagpa-check up ng libre. So, mga besh, may nagtatanong si Ma'am Vilma kung single daw ako. Yes po, single ako. Tsaka sinagot ko na po yan dun sa isang comment ko. Single po ako. Wala akong anak, wala akong asawa sa Pilipinas. At kung may irereto kayo sa aking kamag-anak, pamangkin, or whatsoever, sorry po, hindi po ako naghahanap. I'm happy being single. And siguro nagtataka siya bakit grabe yung trabaho ko. Tatlong trabaho or apat na trabaho sa isang araw. It's my choice because it's summer. Marami akong time. Natanlay pag winter kasi sobrang sakitin ako kaya lagi akong absent. Kaya bumabawi ako pag kasi alam nyo na, sanay tayo sa mainit na country. Ganun rin. So, bukas, tatlo na may trabaho ko. Then Friday, tatlo. Tapos may extra pa ako ng Saturday. Wow. Tapos talagang alam nyo bang napakabait ni Lord na kung kailan ka walang-wala, saka kanya bibigyan ng mga himala, mga unwanted blessings. So, explain ko sa inyo bakit. So, ano ba yung mga unwanted blessings ni Inday? Char, tanggalin muna natin, hindi pa na ko lalabas eh. First is, kailangan ko ng pera before 29, which, or 28. Kailangan ko ng pambayad ng insurance ng pamangkin ko. Ako kasi yung nagbabayad noon. Alam nyo ba, yesterday, pag gising ko, may nag-send sa akin ng 40 euro. Oh, di ba? Wow! Yung na yun is, ang nag-send sa akin noon is yung provider ko dito. Dalawa kasi yung bank provider ko o yung remittance company. So, nag-send siya ng 40. Tapos may in-answeran lang akong survey. Tapos sa yun, binigyan ako ng 40. Eh, sakto, may 40 pa ako dun sa sinend ko pang bayad sa insurance ng pamangkin ko. And you know what? Bigla siyang yung exchange rate tumaas na from 46 o 47 naging 48. Oh, di ba? Kasi wow! yung nasa laman ng bank account ko at saka yung sa isa doon sa kinuhaan ko o yung doon sa nag-send sa akin, kulang pa para sa pambayad ng insurance ng pamangkin ko. E di yun, di ba, solving problem. And then, mahinihiraman kasi ako eh, wala pa din daw siyang pera. Si di, gumawa ng paraan, sabi ko, God will provide. Then, let's go. And then, for the past few months, since March, April, and May, sobrang hirap ako kasi kapos-kapos ako, kailangan ko manghiram ng pambayad ng bahay or paluwagan sa mga friends ko dito kasi yun nga, sunod-sunod na wala yung trabaho ko, as in apat na magkakasunod sa isang buwan, oh, di ba? Starting from March to April, yun. Tapos nitong June naman is yun nga, na aksidente ako. Tapos before end of June, may dalawa ako na trabaho. Yun, diba? May bago kong dalawang trabaho. And ang kaanuhan pa nun is dito lang ulit sa area na to. So, pagbaba ko, tapos sunod na bahay, lockdown ng isa, tapos yung isa, o diba? Tapos yung isa, medyo sasakay pa ako ng taramuan. Pero ayos lang, malapit lang. And ang nagbigay nun is mga kaibigan ng amo ko. So, mga refer-refer lang. So, pag nakita nilang dedicated ka, honest ka sa trabaho mo, maayos yung trabaho mo, i-refer ka nila sa mga kaibigan nila. So, lahat ng trabaho magkakakilala. Kaya hindi ka pwedeng magsinungalin na ganito, ganyan, kasi iti-check nila yan. So, ayun, kailangan nating maging honest sa lahat ng bagay. At saka lahat ng trabaho ko ay may susi ako. Kasi kahit wala sila, pwede ako magtrabaho or nasa bakasyon sila. Ganun. Kailangan mapapagkatiwalaan kanila. Kasi mahalaga yun sa kanila, di ba? Wow! Sa akin, ano, straightforward ako magsalita. So, kung may comment ako na tingin nyo is parang pangat sa pandinig ninyo, iba kasi yung binabasa at iba yung sinasabi, mga beshiwap. So, ganun yon. So, parang ayun, no, straightforward ako na sinasabi ko sa mga amo ko, I'm here to work, not to steal. Kasi minsan yung ibang amo, pakaramdam mo walang tiwala sa'yo. Which, bihira lang yun. Usually, mga ano, expat yung ganun. Pero mga Dutch, hindi. First day, mamit ka pa lang nila, bibigyan na nila yung susi sa inyo. Ganon sila. Tapos labas-paso kayo sa bahay nila, sa kwarto nila. At dito pala, pag may tao, sarado yung pinto ng kwarto. Pag walang tao, bukas yan. Pag umaalis sila, bukas. Bihira sila naglalak. And usually, walang lock. Ako lang yung may lock.
paranoid kasi ako. Alam niyo, nasanay sa Pilipinas na nakalaking pinto, ganon. So, tama na muna at kita yung mapunta na dun sa ano, sa may NGO. Sa may palengke lang yun eh. So, bye mga besh! At ganito po kabayan ng inyong makikita ayo. Yan ang ganda ng mga bahay din eh, tsaka yung mga structure. Usually yung mga ganyang bahay inaabot ng 100 years tapos lagi lang nilang nire-renovate yung loob pero yung labas ganun pa rin kasi pinre-preserve nila. Yan yung usual structure dito ng mga house. Ang tawag dyan ay Dutch house. Old structure yan. Napakagaganda po at napakalinis ng paligid. Pati ang transportation din niya ay napakadali. Pati sa mga disabled ay very accessible po ang transportation din niya sa Netherlands, mga beshiwaps.